Paano ba nagiging taxable ang isang kooperatiba? Akala ko ba ang lahat ng kooperatiba sa buong Pilipinas ay hindi po subject sa lahat ng uri ng tax? In general, hindi po taxable ang kooperatiba. In particular, taxable sila because ginusto nung kooperatiba na maging taxable sila. Ito po yung batas na nagsasabi, pag gusto ng kooperatiba na may tax sila, edi walang magagawa yung gobyerno o yung batas. Kasi sabi dito, Section 61, matatax ang isang kooperatiba kung meron ho silang transaction sa non-members at saka doon po sa mga operations nila na hindi nakaregister sa Cooperative Development Authority. For example, yung kooperatiba na nagpapautang o nasa banking sector, eh gusto na magkaroon ng negosyo sa housing sector. Eh yung housing sector o housing activity, eh hindi naman nakarehistro sa Cooperative Development Authority. Therefore, yung income nung kooperatiba na naka-exempt sa banking sector activity ay matatax ngayon yung kanyang activity sa housing. So, anong dapat gawin? E di irehistro. Next, nakarehistro na yung housing natin. Ang dami ng housing. Meron ng 60 units tayong housing. Pero, ibinenta sa non-member. Ibinenta sa tax specialist, hindi naman ako member ng kooperatiba, magiging taxable ngayon yon. Kasi pag ibinenta yon sa member, walang tax. Yun ho yung dalawang dahilan kung bakit nagiging taxable ang isang kooperatiba. Ibig ko lang sabihin, pag ikaw ay nag-conduct ng business activity na hindi registered sa CDA, at ikaw ay nagbenta ng isang service or isang good or property sa non-member, yung transaction na yon ay subject ho sa income tax. Masasubject yun sa annual registration fee. Masasubject yun sa local taxes. Masasubject yun sa documentary stamp tax. Masasubject yan sa income tax. So, lahat ng klase ng tax mararanasan ng isang kooperatiba at lahat ng liability, civil, criminal, administrative ay mai-impose sa isang kooperatiba. Pero kung isang kooperatiba, katulad ng nabanggit ko, ay hindi taxable, then wala siyang civil, criminal, and administrative liability. So, kayo pong nakikinig sa akin, irehistro ho ninyo yung activity ho ninyo at magbenta lang kayo sa mga members ninyo. Huwag na huwag ho kayong magbenta sa non-members. And number two, huwag na huwag ho kayong magbenta ng produkto o serbisyo na hindi nakarehistro sa Cooperative Development Authority. Dagdag ko lang yung pangatlo. Pag kayo po ay hindi nakapag-report ng mga dokumento o schedules o working paper sa Cooperative Development Authority at hindi kayo naging good standing, number 4 ko yun, hindi kayo na good standing ng Cooperative Development Authority, maaring mawala ho yung inyong tax exemption. At pag nawala ho yung tax exemption nyo, masasubject ho kayo sa iba't ibang uri ng taxes. Iwasan ho ninyo yun. Nandito po ang inyong ka-tax specialista. Naghahanap po ako ng mga volunteers. Tutulungan ko lahat ng kooperatiba at ituturo ko sa mga kooperatiba, may malaki kayong business. Napakalaki. At yung sa mga tao o mga Pilipino na walang bahay, pwede ho kayong magkaroon ng bahay. Mag-create ho kayo ng isang kooperatiba. Tutulungan ko ho kayo at ng mga kasama kong tax specialista.
With that, mga ka-taxpayer ko mahal, nakamusta ko si Ida, si Yeng, si Sir Robert, at si Sir Gani. Mabuhay po kayo. See you later.